Kayos, magandang araw sa ating lahat. So, andito na naman po tayo ngayon mga kayos sa ating ginagawa na 6D24. So, naikabit na po natin yung mga cylinder head bolt niya mga kayos. Ngayon, ang gagawin na lang po natin ay tayo na po ay mag-tune up. So, paano nga ba i-tune up to mga kayos yung makina na 6D24? So, kung gusto nyo malaman mga kayos, tara, samahan nyo po ako. Mga kayos, yung ating i-tune up na 6D24, no? So, naikabit na natin yung kanyang mga head bolt. Ayan. So, yung head bolt nito mga kayos ay medyo maliliit, no? Compare sa mga 8DC9 at saka 8DC11. So, ang head bolt lang po nito mga kayos, ito po, 19 lang po siya. So, ang bigay lang po natin dito na torque ay 140 foot-pounds, no? Ito. Lahat po yan. So, bawat isang head bolt ay meron po siyang 7 piraso na cylinder head bolt. Ito 6 na maiksi, ayun, at saka isa sa gitna na mahaba, pero size 20 din po siya, 19. So ang bigay lang natin dito mga kayos, hindi ko na ipakita sa inyo kung paano natin siya na-torque kasi nga hapon na, pero ganoon na lang mga kayos, sabihin ko na lang sa inyo yung bigay natin dito ng final torque ay 140. So ito po siya yung kanyang head bolt. Tapos ito yung isang bolt niya rin po dito sa rocker arm. Ay ano lang po ito siya, mababa lang po. 30 lang po ito siya. 30 foot pounds lang po ito, maliit lang po 'yan siya. So yan siya mga kayos ngayon. Natin po siyang i-tune up gamit itong ating flat screw. Pillar gauge. Ang pillar gauge nito mga kayos ay 0.4 mm at saka 0.16 mm. So 1624 to siya mga kayos. Ayan po, ayan, papakita ko po niyo sa screen. So gamit natin mga kayos, ito yung pillar gauge. Yung kanyang exhaust nito mga kayos, ito po 0.6. Ayan, hindi ka makita. Ayan, 0.6 or 60 mm. Kung sa inches naman po 0.024. Yung kanyang intake naman po, ayan, mas manipis po ito siya. 0.4 or 40 mm. O kaya sa inches naman 0.016. So 1624 siya mga kayos. Tsaka yung kanyang firing order naman po nito, ayan, 1536-24. So yun mga kayos, paano nga ba ito siya i-tune up? So, yun, una tayo dito sa number 1, kailangan naka-TDC yung number 1 at saka yung number 6. Pero yung number 6 ay naka-close po yan yung dalawang valve. Yung ating number 1, ito yung naka-open. So, yan po yung magka-running mate. So, ito yung magka-running mate, 1, 6, 2, 5, 3, tsaka 4. So, yun naman kasi ganun po yung kuha ng kanyang running mate tsaka yung kanyang firing order. So pag alam mo na yung firing order, hatiin mo lang sa gitna, yun na po yung magiging running mate po niya. So tara mga kayos, mag-tune up na po tayo dito sa number 1. Success mga kayos. So yung exhaust niya ay 24. Ito po siya, 24 siya. Intake naman tayo. Pud pa. So, ganoon lang din mga kayos. 60 naman po yung kanyang intake. Pagkaparehas lang sila mga kayos ng valve clearance ng mga 8DC11 na ginawa natin, yung 8DC9. Yan, parehas-parehas lang po yun sila nung 8M21. Kailangan swab lang.
So, tapos na tayo sa number 1 mga kayos. Ang isusunod na naman natin dito ay ito po, number 5. So, pag-iikot na doon to. And ikutin natin siya mga kayos. Antayin lang natin to na magpantay yung rocker arm ng number 2. At saka yung mag-open to yung dalawang barbula nung number 5. Baliktad siya to, baliktad to. Yan, pa ganyan. Clockwise dapat ang ikot ng ating pulley. Yan. Clockwise po siya, hindi siya pwede counter. Okay. Ganyan siya mga kayos. So, gumagalaw na to dito. Okay. Malayo pa yan. 15, 36, 24. Yun po yung running mate po nito. Ah, yung firing order po nito. Tapos yung firing order, ay yung running mate naman ay 1-6, 2-5, 3-4. So yan mga kayos, halos magpapantay na silang dalawa. Parehas lang to silang mga kayos ng firing order at saka running mate ng mga 6WA1, 6WF1, 6WG1. Parehas lang po sila. Okay. Up. Okay na. So open na to yung ating number 5. Yan. Hawak mo na dito to. Ha? Sige, dito sa kabila. So, ito mga kayos yung kanyang intake. 16 ulit. 16 po siya. 16. Exhaust 24 yung exhaust. Ang pinagkaiba lang nito mga kayos sa 6WA1 at saka F1 yung valve clearance. Kasi yung sa Isuzu ay straight 16 lang po. Ito po ay 1624. Ayan. So, tapos na tayo sa number 5. Susunod natin itong number 3. Ito. Ito po. Babantayin naman natin itong number 4. Ayan. Sige, pakiikot na ito. Ayan. So, long method po itong ginagamit ko mga kaayos. Individual po isa-isa. Hindi po yung iba. Shortcut lang po. 2 turns lang po yung ginagawa nila sa ating flywheel. So, yung sa atin ay single. Ito po yung long method. So pabor na pabor po ito sa mga baguhan, no? Para at least matrace talaga nila, masundan talaga nila yung ating ginagawa. Yan, sige, ito ngayon mga kaayos, bababa pa ito, tapos aangat, papantay ito dito. Yan. Basta mga kaayos, pag iikot ho kayo ng ating pulley, palaging clockwise, huwag po yung counter. Okay. Ito mga kayos, makikita nyo naman to dito, halos papantayan sila. Ayan, tulad nyan, mababa po po ang isa nyan, oh. Ito na, paakyat na siya. Ayan. Tapos ito, a-action po ito siya ng lulubog. Ito. Ayan. Ito. Ito lulubog to siya. Sorry, ito pala yung lulubog sa number 4. Ayan. Pag tumigil to siya ng angat, ito, bababa naman to. Kaya ito yung babantayan natin yung kanyang intake. Up. Okay na. So, dito na naman tayo. Open na yung dalawa. Yan. Masikip. Ay, intake pala ito. Ito. Masikip ng konti. Ito, masikip talaga. Sige, yan. Steady mo lang siya. Ito po. Pukusan mo lang po. Okay. Exhaust. Tukod.
gitambling na. Okay, tapos na tayo sa number 3. Ngayon, dito na naman tayo sa number 6. Ito. Dito na naman tayo magbabantay sa number 1. Nahulog na. Okay, sige to. Ikot mo doon. Tapos na tayo dito sa number 3. Tapos na rin sa number 1. Tapos na rin sa number 5. Ngayon, number 6 na tayo. Para may takip na natin to kagad. May kabit na natin yung bulb cover. Sige. Ito ngayon yung babantayan natin, yung number 1 naman. Okay. 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 Ayan. So, parang ang dali lang makakaayos, no? Kapag kabisado na po natin yung isang trabaho, yung trabaho ay madali na lang po. So, ganun din po sa mga baguhan. Kailangan po din natin talaga na matuto. Kahit ako, gustong-gusto ko pa rin matuto sa mga senior mechanic. So, yun. Shout out kila Rico Baang ng RPG Calibration. Kaya Victor Vargas nung Tags Care. Yun. So, yun po mga senior mechanic natin mga kayos. Maraming salamat po sa inyo. Kapag kami mga bagay tayong hindi nauintindihan o alam, doon, nagtatanong ko tayo sa mga yon. So, yun. Maraming salamat. Sige pa to. Kunti pa to. Yeah. Walang problema o wala namang mawawala pag nagtatanong tayo. Oh, okay na. So, tapos sa number 1. Ito na yung kanyang running mate, yung number 6. So, doon na naman tayo sa dulo. Wala kasi tayong magandang cellphone pa na pang vlog talaga eh. Oh, ito ah. Nagpo-roll na ito isa. Gaano itong nut ah. Sipit pa rin. Okay. Perfect. Masa itong exhaust. Ito po.
Okay. So, tapos na tayo sa number 6. Lipat na naman tayo sa number 2. Ayan. Sige to, pakiikot to. Okay. Ito na naman yung ating babantayan. Ito. Sige. Okay, bababa pa ito ng konti eh. Tapos ito, bababa din ito siya mamaya kapag ito nakapag tap na ito. Okay. Ayan, so pagkatapos natin ito siya ma-tune up mamaya mga kayos, kakabit na natin yung mga takip niya sa valve cover, yung kanyang intercooler dito, yung kanyang intake, yung kanyang water jacket. Yun, tapos pwede na natin to siya paanda rin. Okay. 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 Okay pa. Tap. So, ngayon, dito tayo sa number 2. Ayan, tukod. Ayan. So, nadala natin mamaya ito yung number 4. Ito ng pinaka-last mamaya. Sige to. Tukod. Maganit. So, dahil maganit, pagkata natin ang vice grip, yung ating screw, kasi hindi natin siya kaya pigilan. Ito po yung mga kayos ginagawa ko dito para mapigilan natin yung ating screw na hindi pumihit. Kulang pa. Okay. Pero mahigpit na natin yung ayos. Pwede ayos. Kasi kapag kakamay natin minsan mga ayos, medyo matigas na sumasama sa higpit yung ating screw bolt. Hindi natin makuha yung tamang higpit ng clearance ng ating barbola. Kaya kailangan naka-steady yung ating adjusting screw at mahigpitan natin yung kanyang lock nut. Pero pagka malambot naman, at din na natin lagatan ng vice grip. Ito, sumama naman. Kaya medyo matigas yung adjusting screw nito kasi matagal na ito mga kayos na nakatambay yung makina. Okay. So last na lang mga kayos. Ito yung number 4. Sige to, pakiikot mo na lang. Last na to siya mga kayos. So hindi ko na pinutol-putol mga kayos yung video para
masubaybayan po ninyo. So ito na lang uli, babantayan natin yung ating exhaust na umangat, bumaba ng konti yung ating intake. Ito. Okay, malapit na. Yeah. Up. Yan na. Tukod na silang dalawa. Number 3. Tukod din yung ating number 4. Pero yung exhaust niya ay nakabukas ng konti. Dito. Last na lang to. Last. Okay. Very good. Tapos na. Ayan. So, tapos na tayo mag-tune up, mga kayos. Ulitin ko lang, yung ating intake ay 16. Yung ating exhaust ay 24. Kapag magkaparehas po sila ng bulb clearance ng 8DC9, 8DC11. So, yun mga kayos. At akin na po itong tatakpan. Pag natakpan ko na at akin na po yung papaanda rin mamaya, ay gagawan ko na lang po ng panibagong video. 6D24 genset generator. So, yun naman kayos. Maraming salamat. Kayos, tapos na po tayo mag-tune up dito. So, tantayan nyo lang mga kayos. Magkaparehas lang po sila ng bulb clearance ng 8DC9, 8DC11. Kahit pa yung mga 10DC11, parehas lang po sila ng bulb clearance, intake, exhaust, at saka yung kaparehas naman po nito mga kaayos na firing order at saka running mate, yung mga 6WA1, 6WG1, yun, 6D22, 6WF1, parehas po sila ng firing order at saka running mate. So yun ang mga kaayos, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share, at saka press po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun na muna mga kayos, maraming salamat. God bless.